是春色如江河，无他为顺水逐波。何故轻曲断离歌，无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默，天悲地战日月盈怀，何以得世间大自在。自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与回，何以离沧桑而明媚。自心中无有挣扎，扶风摇曳，自如纵横，潇洒如梦惊鸿。金龙兄，dito po。Ginongzong, siya lang ang aking anak. Iligtas mo siya. Gagawin ko makakaya ko. May suot sa Chiyun na baluti ng dragon? Paano? Nakakita ka na ba ng nabuhay na patay? Ako, oo. Ipinanganak si Chiyo na kulang ng 3 buwan. Noong isinilang siya, baliktad ang daloy ng tugo niya. Wala sa ayos ang kanyang buong pangangatawan. Maraming Ginoo ang nagsabing hindi siya mabubuhay na matagal. Ang makita si Chiyo ulit, nagaya ng ibang tao, nangangahulugang magaling lang ang kanyang sakit o kaya may suot siyang baluti ng dragon. Paano natin matitiyak? May paraan ng Ginoo na malaman yan. May pagkakataon akong suriin siya kapag nagkasakit siya. Kung mamamatay siya kapag tinanggal yon, paano na? Gusto ko mang iligtas si Fuyao. Ayoko mang damay ng walang kasalanan. May ganap bang kalutasan dito? May malay na siya. Araw-araw ko siyang bibisitahin. Matindi ang sintomas, pero wala na siya sa panganib. Salamat, Ginongsong. Pwede niyo na siyang silipin sa loob. Huwag dapat niyang pilitin ang sarili niya. Pahinga lang. Ihatid mo na siya. Opo. Ginongsong, dito po. Ginongsong, hindi dapat madamay ang mga anak. Hindi siya dapat maiipit sa mga gulo. Dalaga lang si Chiyun. Ang bawat isa ay may sariling galit at tadhana. Hindi mo yun
maaaring baguhin. Nakatakda na yung lahat. Walang saysay. Ang sumalungat sa langit. Huwag ninyo siyang saktan. Pakiusap. Huwag kang matakot. Naisaayos ko na ang mga kalat dito. Walang makakarating dito. Pwede ka nang mapalagay. Sandali. Napagod ka ba? Hindi ko. Inasahang malagim ang magiging katapusan nila. Wala man lang silang libingan. Pero papatayin ka nila. Bakit ka naman naaawa? Sinaktan nila ako. Ngunit napatawad ko na sila. Ang tadhana nga naman. Sinong sisisihin nila? Salamat. Dapat ka pa rin magpahinga. Heto, ginawan kita ng pagkain. Ito, kumain ka na muna. Gutom ka man o hindi, kumain ka. Bakit biglang ang bait niyo sa akin? Ito. Sa'yo ba ito? Basta lagi raw nasa inyong supot na ito, nanatili kayong ligtas sa bulwagan ng kulyang. Ikaw nga! Ikaw ang anak kong si Lian! Akala ko hindi na kita makikita ulit, anak ko! Ang buhay nga naman, noong panahong yun, noong napilitan akong iwan ka, alam mo, iniwan kong kasama mo ang bagay na to. Inisip ko na balang araw, baka magkita pa rin tayong dalawa. Napakahabang panahon na. Inakala ko rin talagang patay ka na. Hindi ko ang anak niyo, Diwata. Hanggang ngayon, Diwata? May galit ka ba sa akin? Lian, bakit ayaw mong maniwalang ako ang iyong ina? Nangulila rin ako sa'yo. Akala ko talaga matagal ka ng patay. Hindi mo alam na araw-araw kitang hinahanap. Matagal nang napakadilim ng silid na to. Nagdusa ako, naghirap. Walang tumulong anumang sigaw ng puso ko. Talagang isinumpa ako ng Angkang Xuanyuan at kinamuhian ng Angkang Jiangsun. Isinumpa ko rin ang lahat ng hindi makatarungang batala. Mabuti na lang. Umuwi ka na. Kung sakaling hindi ka nagpakita sa akin ng ligtas at matiwasay, baka hindi na rin magtagal pa ang buhay ko. Tama. Hindi ko naman kasi alam nung una na ikaw pala yan. Ikinulong kita. Sinaktan pa. Masakit ba? Ayos lang ako. Ayos lang. Huwag kang magalit. Matanda na ang iyong ina. May sira na ang ulo ko. Huwag kang magalit. Tama na. Hindi ako galit. Pero hindi talaga kayo ang nanay ko. Ulila ako. Walang nagsabi na meron akong ina. Nagsinungaling lang sila. Kasinungalingang gawa-gawa lang nila para pigilan tayong magkita. Ito, tingnan mo. Sira-sira na to. Dahil hindi mo kasama ang iyong ina. Ngayon na magkasama na tayong dalawa, pwede kong itahi ito. Para sa'yo, hindi ba? Marunong akong manahin. Hindi na. Huwag na kayong mag-abala. Ayos lang. Hindi na. Ito na lang kaya. Hayaan mo na yan. Itapon mo na yan. Tingnan mo to. Lian,
Ikaw lang hang laging nasa isip ko nitong mga nakaraang taon. Palagi kong iniisip kung gaano kalaki ka na kaya. Kung gaano ka ba katangkad. Gumawa ako ng napakaraming damit para sa'yo. Nung bata ka pa, naisip ko nang mabilis kang lalaki. Kaya ginawan kita nito. Tingnan mo, marami ito. Heto pang isa. Makulay din to. Tingnan mo, napakaganda, hindi ba? Tapos, nung 15 taon ka na, naisip ko na dapat meron ka ng suot na panloob. Bagay ito sa'yo. Ito, meron pang blusa, hindi ba? Napakaganda talaga. Tapos, kapag tumanda ka pa, gagawan kita ng mas magandang damit. Yung maluwag ang manggas. Ito, tingnan mo to. Maraming taon na akong gumugol ng oras sa pananahe. Kaya naman, nakagawa ako ng marami. Maganda ba? Kung hindi mo sila nagustuhan, gagawan pa ulit kita. Huh? Ang pinakamamahal kong anak, dapat maganda. Nahanap na rin kita sa wakas. Nakakatuwa. Ay, napakaganda pala ng aking anak. Gagawan pa kita ng napakaraming magagandang damit, ha? Ayos ba yun? Halika. Ang ganda, hindi ba? Napakaganda ng aking anak. Sige, tama na ang pag-uusap. Magpahinga ka pa. Ipinagbitas kita ng mga bulaklak. Nakalimutan mo na? Nung bata ka pa, hilig mong tingnan ang mga bulaklak. Hindi ba? Nung panahong yun, yung magandang buhok mo na yan, nilalagyan ko ng bulaklak. Tapos buong araw ka nangingiti. Mainam ang bulaklak sa kapaligiran. Lalo kang gaganahan kapag may bulaklak sa paligid. Kumain ka na muna. Ito, tikman mo. Napakasarap niyan. Sige na. Kain na. Kamahalan! Heto na yung bulaklak. Pagagaling lang ninyo. Mag-iingat kayo. Parang nakita na kita noon. Matagal na rin ako nandito. Marami ring tao sa lugar na ito. Hindi nakapagtataka nakita nyo na ako. Hindi. Hindi ganun. Parang maraming taong hindi kita nakita ulit. Dating kaibigan. Mahina pa kayo. Kung ano-ano na ang inyong naiisip. Magpahinga pa kayo. Pauna na ako. Okay.
Natutuwa ako, nakita rin kita sa wakas, Puyaw. Ano ka ba naman, Shaoqi? Ha? Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang mapanganib rito? Ililigtas kita. Ililigtas? Kaya mo akong iligtas? Kailangan ko, kailangan kitang iligtas. Oh, sige, iligtas mo ako. Si Lancho. Si Lancho? Oo. Inahanap niya si General Jan. Sabi na nga ba't nasa palasyo ka? Muntik na akong magpakalipin makarating lang dito. Shh! Pero manay ba natin gusto nilang tanggalin ang... Tanggalin ang? Ang aking ari. Hindi ko yun kaya, kaya tumakas ako. Tapos nakita ko itong matandang to. At naligtas niya ako. Muntik na katang hindi makita ulit. Tingnan mo. Napakatapang mo talaga. Pumunta ka sa lugar na ito, Wat. Para sa iyo nga yun. Nakaganyan ka pa. Ano yan? Anong laman yan? Patingin nga. Yung matandang yun. Ayaw niyo sa lalaki kaya wala akong magawa. Kailangan ko magpanggap para hindi mapahamak. At huwag mo nga akong tawanan. Mahirap to, no? Akin na. Bagay naman sa'yo to eh. Talaga? Ang ganda mo. Akin na nga. Yung matandang yun, para bang napakatapang niya. Iniligtas ka talaga niya? Hindi mo lang alam. Yung matandang yun, kakaiba lang ang timpla na pag-uugali niya. Pero talagang inaalagaan niya ako rito. Minsan kapag wala siya sa kanyang sarili, tinuturing pa niya akong anak niya. Minsan matino siya, minsan naguguluhan. Isipin mo ha, napakalaki ng lugar na ito. Pero mag-isa lang siya rito. Nakakaawa talaga siya. Ayos na ba? Ayos ka lang talaga. Ang itsura ng dalaga ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Kailangan mong ayusan ang sarili mo. Halimbawa na lang, hindi dapat gulo-gulo ang buhok mo. Buti na lang wala siya sa tamang pag-iisip. Kung hindi mabubunyag ng salamin ang pagpapanggap ko. Walang nagturo sa akin ng bagay na yan. Hindi ko alam kung paano magpakababae. Dahil yun sa wala kang naging ina. Pero ngayon iba na. Nakabalik ka na rito sa akin. Magkakaroon ka na rin ng mga bagay na mayroon ang babae. Tuturuan kita kung ano ba ang dapat na ginagawa at inaasam ng babae. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Palagi kong iniisip kung bakit nila ako iniwan. Sayang at hindi ikaw ang aking ina. Ako nga ang iyong ina. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Yang tenga mo, yang mata mo at bibig mo. Sa akin mo nakuha ang lahat ng yan, hindi ba? Katulad mo, ganyan din ako kaganda nung ako'y nasa kabataan ko pa. Tiyak na, makakahanap ka ng isang lalaki na mamahalin ka hanggang sa tumanda ka. kayo naman. Ang ganda nyo. Nasaan ang asawa nyo? Ang aking asawa? Ang aking asawa. Ang aking asawa. Paano na? Paano na? Hindi niya ako inaasam. Hindi niya ako minamahal. Hindi niya ako minamahal! Iba ang gusto niya! Noon pa man, iba na ang gusto niya! May anak pa siya sa iba! Nagkaroon siya ng anak sa iba! Ano nang gagawin ko? Kaya ayun na, tapos na yun. Ako ang prinsesa ng Taiwan! Ako ang prinsesa! Pagpapala ng siglo! Para sa angkang imperyal ang pagpapakasal ko sa Tianchuan! Ikaw! Ikaw! Huwag mong patayin si Lian! Hindi niyo to pwedeng gawin! Hindi! Hindi niyo to pwedeng gawin! Huwag niyong patayin si Lian! Hindi pwede! Lian ko! Lian ko! Tama na! Hindi pwede! Huwag niyong... Meron palang
Meron pala kayong malulungkot na mga alaala. Tama na. Tama na. Mula ngayon, ako na ang inyong Liana. Fuyao! Fuyao! Shh! Kakatulog lang niya. May uhuli sa'yo dito. Alis na, bilis ako! Dahil saan? Sino? Kayo po ang abay ng kawang gawa? Ako nga. Mabuti po. Ipinapatawag kayo ngayon ni Pinunong Chi. Alam niyo kasi merong utos ang hari sa akin. Manatili raw ako rito bilang parusa. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko siya gustong suwayin. Umalis po. Ang hari patungon siyang Yuan para sa isang ritual. Kaya wala siya. Pinatawag kayo ng pinuno dahil may bisitang kamag-anak niyo mula sa Changning. Malayo ang nilakbay ni Ginang Yuan para lang po makita kayo. Kagandahang loob po ito mula sa hari at Pinunong Chi. Kaya mas mabuting kayo ang pumunta ron. Napakabuti ni Pinunong Chi. Dapat kong mapasalamatan siya ng maayos. Kaso lang, matagal ko nang hindi nakita si Ina. Kinakailangan kong magbihis ng maganda at magayos ng itsura. Ayos lang ba yon? Ayos lang po. Bilisan na lang po ninyo. Maghihintay lang kami rito. Bakit wala si Pinunong Chi sa mahalagang ritual? Meron po siyang karamdaman at hindi makabangon. Ipinaalam niya po sa konseho kaninang umaga. Dumating na ang oras! Simula na ng ritual! Pag-aalay ng binasbasang tubig! Ang tubig mula sa limang kaharian ay mahalaga sa Taiyuan! Nagpapasalamat kami sa pagpapala, mahabang malalim ang mga inog dahil ang lahi ng Xuanyuan. Naniniwanag ang simboryo. Tubig ang sandigan ng buong kaharian. Ito'y pinahalagahan. Katalinuhan at liwanag sa buhay ang dala ng bawat patak nito. Ang altar na ito ay ginawa bilang pagpapasalamat at paggalang. Tapos na! Tayo'y magpakitang galang! Luhod! Humalik sa lupa! Bangon! Isa pa! Bangon! Ang pangatlo! Tapos na ang ating pag-aalay! Mayumit malikot ang tubig, kasaganahan sa buhay ito. Ang halaga ng mga alay, lumutang man ito o lumubog. Ang langit lang ang may alam. Makarating nawa ito sa kanila. Makamtam nawa nila ang ating mga inialay. Tapos na ang seremonya! Tinanggap na ng kalangitan ang alay! Igagawad na ng hari ang pagbabasbas! Paano na, Fuyao? Mukha yatang hindi ito ang araw ko. Ha? Bakit hindi na lang tayo tumakas? Kung hindi, pagdating mo sa tahanan ng pinuno, napakaraming tao ron. Sige, lalayo ko sila. Tumakas ka na. Hindi. Bakit? Ano yan? Hindi ako makakatakas. Kung gagawin ko yan, marami akong madadamay. Mapapatay silang lahat dahil doon. Mahalaga nga ang buhay nila, pero paano ka? Mahalaga rin ako. Malungkot nga lang ang naging buhay ko. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para tumakas kung kailangan.
Malamang ay pagod na kayo, kamahalan, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa ritual. Oo, kailangan ko magpahinga. Ha? Kamahalan? Ha? Ayon sa alituntunin, hindi pa kayo pwedeng bumalik sa palasyo. Ano? Yun po ang... Kamahalan, sa kabuhayan ito ng mamamayan, hindi ito pwedeng baliwalain. Ayon sa alituntunin, kailangan manatili ang hari na isang buong araw sa lugar ng ritual pagkatapos nito. Iwasan ang karne at ipagdasal ang mga tao. Doon lang magiging ganap ang ritual. Tama po yan. Naiintindihan ko. Susundin kong mga yan. Pero 50 gulang ng pinuno ngayon. Nagkasakit siya at ngayon nakaratay. Magpadala kayo ng kukumusta sa kanya. Kung malala ang karamdaman niya, sino na ang mamamahala? Sa tayuan. Masusunod po yan agad. Sige na. Kamahalan. Kailangan ko pang manatili rito. Paano? Napakalamig rito. Bawal pa akong kumain ng karne. Ganito pala, kahabag-habag ang buhay ng hari. Nauunawaan ko kayo, mahal na hari. Kaya naman po, inihanda ko na ang lahat. Ha? Talaga lang, ha? Sige. Kamahalan! 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 Pagbati, kamahalan! Mahusay ka. Salamat, kamahalan. Kamahalan, ramdam ko na malungkot kayo sa pag-iisa ninyo rito. Kaya naisip kong pumunta na lang dito para alisin ang pagkabagot ninyo. Dinalan ko rin kayo ng pinakagusto niyong pagkain. Huwag sana kayong magalit sa ginawa ko. Noon pa man, napakalungkot na sa Chang Yuan. Hindi mo lang yun inisip. Nagmalasakit ka pa sa akin. Paano ako magagalit? Hindi angkop sa iyong ganda na magdusa para sa akin. Bakit niyo nasabi yan, kamahalan? Kaya kong kahit ano para sa inyo. Akin na. Dalhin ang mga yan. Kao Cheng. Pa. Magpatawag ng mga mananayaw para sa kasiyahan. Sige po, kamahalan. Ano? Anong sitwasyon? Ipaligtas mo si Fuyo sa tahanan ni Chi-Shen. Bilis, nandun siya! Napagod ako ngayon. Makakaalis na kayo. Kamahalan, hindi ba dapat pagsisilbihan kita nung araw na yon? Hindi ko inasahang magkakasakit ako at makakatulog. Hindi lang ako nabigo sa katungkulan ko bilang abay, pero pinahina ko rin ang kalooban ninyo. Kapag naiisip ko yon, hindi ko mapigilang sumama ang loob ko sa sarili kong ito. Kamahalan, pwede niyo ba akong
bigyan ng isa pang pagkakataon ngayong gabi. Sinisigurado kong magagawa ko na ang... Tigil, Shirong. Tahimik. Huwag kang sumigaw. Malinaw. Opo. Kamahalan, ikaw talaga. Kamahalan. Ha! Ha! 秋思寄托随时，你无一缕迹相思。 从此后，见无人，似春烟，身旁浮世，海畔酒。Tuloy po. Dito po tayo. Iiwan ko muna kayo, abay ng kawang-kawa. Maghintay lang po kayo rito. Pinapunta niyo ako para makita si Ina. Nasaan siya? Hindi siya may gustong makakita sa'yo. May ilang mga tanong ako sa'yo. Maaari niyo kung ipatawag anumang oras. Bakit? Ang lakas naman ng loob mo. Paano ka nakipagsabotan kay Xuan Yuanmin? May hindi po yata kayo nauunawaan. Hindi naman kami nagsabwatan ng mahal na hari. Ganun ba? Kung ganun, bakit nung ipasundo kita mula ron sa palasyo, ay agad siyang umalis ng Chang Yuan para puntahan ka rito? Ang hari, nandito talaga siya? Ang ritual ng tubig, napakahalaga noon. Iniwan niya talaga yon para lang puntahan ka rito sa tahanan ko. Sabi niya, nalaman niyang pinapunta kita rito ngayon nang walang nagsasabi sa kanya. Kaya pumunta siya rito sa galit niya. Walang makapigil sa kanya. Pinipilit niyang isasama kanya. Sabihin mo nga, kayong dalawa, nagkakamabutihan na ba kayo? O may iba pa kayong mga itinatago? Amain, ipinadala ako sa bulwagan ng Kulyang. Isa pa, hindi pa ako pinapabura ng hari. Kaya paano kami magsasabuatan? Kung ganun pala, ginagamit ka lang niyang dahilan. Hindi ikaw ang ipinunta rito ng hangal na yon, kung hindi ako. Naalala mo pa? Bago kita ipadala sa palasyo, sinabi ko sa'yo nagniningning ka. Paano mo nga ako sinagot sa pagkakataong yon? Pinunong Chijen, utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Ikaw na ang abay ng kawang-gawa. May bisa pa rin ba ang mga salitang yon? Kahit ano paman, basta hiling nyo amain. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko anuman ang kapalit. Pagpapala sa akin, ang tulungan kayo. Ganun ba? Pagkakataon mo nang tuparin yan sa araw na ito. Mm-hmm.
Mula nang maupo sa trono si Xuan Yuanmin, pinilit kong sarili kong maging mabuti sa kanya. Pero unti-unti nag-iiba ang mga kinikilos niya. Wala siyang pagpapahalaga sa mga tao. Hinayaan niyang bumagsak ang kaharian ng Taiyuan. Akin dapat ang tronong inanggin niya. Kailangan ko siya bilang tauhan, hindi ahas na magtataksil. Ngayon, naging tinik na siya na kailangan kong matanggal sa aking laman. Ngayong araw, pumunta siya sa tahanan ko na mag-isa. Parang pumasok na rin siya sa patibong. Minsan lang dumating ang pagkakataong ganito. Sa mga oras na ito, malamang ay nasa hardin siya at nagpapahinga. Ang gusto ko, ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Ipakita mo sa akin ang katapatan mo. Kapag namatay siya, buhay na puno ng karangyaan ang mapapasayo. Kung hindi, ang pamilyang Yuen ang siyang maglalaho. Kamahalan. Sinaktan ka na, pinuno. Dali-dali akong pumunta rito para iuwi ka. Kamahalan, isa lang akong patapong anak ng pamilyang Yuen. May pahintulot ni Pinunong Chi ang paglapit ko sa inyo. Pinaparusahan ako sa mga nagawa ko. Ayokong maabala pa kayong sunduin ako. May anumang dahilan sa nangyari, mali ang ipadala ka sa bulwagan ng kuliyang. Dahil may tumaksil sa abay ng kabutihan, kailangan niyong masiyasat. Wala kang ginawang masama at mahalaga ka sa akin. Ano man ang maling ginawa mo, binubura ko na yun ngayon. Kapag humaba pa ang tagpong ito at wala pa rin siyang ginawa, kumilos na kayo at patayin siya. Opo. Salamat, kamahalan. Pinatay mo ang mahal na hari. Amain, pinatay ko siya. Pinatay ko Patingin siya. Patingin nga. Ay. Mamamatay rin naman ang tao yan. Napakapalad niyang namatay siya sa iyong mga kamay. Lakihan ninyo ang halaga na ibibigay ninyo sa naiwan niyang pamilya. Opo. Huwag kang matakot. Nandito pa rin naman ako. Amain! Sige na, tama na. Umupo ka. Huminahon ka. Malamang ay nabigla ka. Makinig ka. Magaan na pagsubok lamang yon. Ha? At malinaw ko namang nakita na talagang napakatapat mo nga sa akin. Hindi ko kailanman inisip na... Hindi ko inisip na... Amain, ganun lang pala kaliit ang tiwala niyo sa akin. Lahat ng meron ako ngayon, nanggaling yun sa inyo. Kaya,
Kahit hindi yun para sa inyo, susunod pa rin ako sa inyo. Kahit na para sa sarili kong kapakanan lang. Pangkaraniwan lang ang matakot. Mas mali kung hindi ka matatakot. Pumatay ako! Pumatay ako! Pumatay ako ng tao! Ngayong pumatay ka na para sa akin, malinaw na ang lahat na talagang napakatapat mo nga sa akin. Makinig ka, ipapahatid kita pabalik sa palasyo mamaya. Dapat kang mamuhay na matiwasay, ha? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa iba. Pero huwag mong kalimutan. Walang iba makakapag-alok sa'yo ng kasikatan at kayamanan. Walang ibang magpapahalaga sa'yo. Ako lang ang bahala sa'yo. Pagbalik mo sa palasyo, maging karapat-dapat kang abay. Marangyang buhay na ang naghihintay sa'yo. At sa inaharap, may mahalaga kang gagawin. Tatandaan ko yan. Talaga yan? Oh.